Hello guys, welcome para sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat guys. So nga pala guys, shout out po sa mga nakapag-subscribe na aking channel. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi po guys nakapag-subscribe ng aking channel, sana po pakisubscribe nyo ang aking channel, Kiko Mekaniko. Pakipindot nyo na rin po guys yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga ina-upload yung videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So wala po guys pinipili na wala po tayong pinipili na brand ng sakyan. Medyo kaya po natin gawin lahat ng kahit anong brand ng sakyan guys. So pagpatuloy ko na po pala guys itong pag-share ko nitong latest update dito sa ginagawa ko na Mercury Mountaineer 4.0 liter V6 engine. So parehas lang po ito guys ng ED Power Edition ng Ford Explorer simula 2006 hanggang 2010. So parehas lang po ito guys. So ito po guys yung may issue na nag-i-stuck sa parking. So kung mapapanood nyo naman po guys sa nanonood ko ng video na ito, nag-fight ako ng ng buong assembly na ito kasama na yung shift interlock module. Buong assembly na guys kasi walang nabili na shift interlock module lang guys, which is yun ang pinaka problema. So wala pong nabili na hiwalay na shift interlock module. So buo po guys yung binili ng kliyente ngayon na kinabit na po guys. At sa ngayon guys maandar po itong makina yan, maandar. So subukan ko na po guys i-cambio. Dati guys hindi ito may cambio papunta sa reverse or neutral or sa drive. So nag-i-stuck po siya guys sa yan. Okay na po siya ngayon guys. Yan, naka-parking po siya. Naka-parking. May neutral ko po. Yan, okay na. So dati guys ayaw. So tsempohan lang yung dati. Tsempohan lang dati. Minsan gagana, pero lamang po yung hindi gagana guys. Lamang yung nag-i-stuck yung shifter na ito sa parking mode. So ngayon guys garantisado na maayos na maayos na po ito. At matutuwa na po ang mayar nito guys. Hindi na po siya mahihirapan na maglipat ng kanyang cambio from parking mode to reverse to neutral to drive. So 3 2 1 low gear. Yan, drive, neutral, reverse, parking. So yun guys, 100% maayos na maayos na po ito guys. So pakita ko lang po sa inyo yung luma. Ito yung luma guys na assembly. Ito yung luma na shift interlock module pati yung kanyang bloka solenoid. Yan. Mercury Mountaineer 2008 model. So 4.0 liter po ito guys, V6 engine.
subukan ko lang po guys na i-turn off yung engine. Yan. Yan. Naka-turn off po yung engine guys. So papakita ko lang po sa inyo kung talagang 100% lang gumagana. So i-start ko po. Yan. Na-under po yung makina, yung sakyan. So apak brake. Apak brake, apak brake. Plus lipat ng kambyo. Yan. Yan guys, swabing-swabing na. So garantisado guys na maayos na maayos na brake ko. Dati wala. Isa pa. So turn off ko po ulit. Then i-start ko. Yan, maandar na. Yan. Reverse, neutral, drive. 3, 2, 1. So balik sa 2. 3, drive, neutral, reverse, parking. So guys, 100% maayos na maayos na po itong ginagawa ko na Mercury Mountaineer. So ang naging problema nga po, shift interlock module lang. So nagkataon lang na walang nabili na hiwalay na shift interlock module, eh bumili po ng buong assembly kasama itong shifter. Yan, kasama itong shifter. So tulad po na nabanggit ko guys, bago tayo guys magpalit ng anumang pesa, lalo na po tungkol dito sa nag-stack up ang shifter sa parking mode. So pwede naman po natin i-check muna yung solenoid kung okay pa yung shifter, shift interlock module, kung okay pa yung mga pyesa sa loob or pati yung harness kung okay pa. So pag malaman po natin na harness ay okay naman, yung solenoid ay okay. Pero kung wala po tayong kakayahan guys na mag-check ng shift interlock module, pwede naman po natin na dalhin sa mga kaibigan po natin na gumagawa ng electronics. So alam po nila kung paano i-check yan guys, yung mga pyesa sa loob nyo. Nalaman po nila kung nasa tamang specs pa yung capability ng bawat pyesa sa loob ng module na yan. So yun. Sa ngayon guys, garantisado po ng maayos na maayos na po. Maayos na maayos na po ito. At, Mercury. Mercury Mountaineer 2008 model. So nag-i-stack up sa parking mode. Palit lang ng buong assembly na. So ang naging problema mga po yung shift interlock module. So guys, sana po pakisubaybayan nyo yung aking channel. Once again po, pakisubscribe nyo yung aking channel guys, para dadami din po yung aking subscriber. At ang kapalit naman po ngayon guys, tuloy-tuloy po yung pag-upload ko ng mga videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So napakalaking bagay po nito guys para sa mga kaibigan po natin na mekaniko na, sa mga nag-aaral ng automotive, sa mga car owners. So napakalaking bagay po nito guys. Pag napanood po yung aking videos, magsisilbi po itong bilang isang reference or pwedeng maging basehan nyo kung paano nyo ayusin yung inyong sakyan pag naka-encounter ng ganitong trouble. So sa ngayon po guys, hanggang dito lang po malaking video at medyo marami po akong gagawin. Maraming salamat po. God bless.